kay Vic Rodriguez, ha, na inappoint ang sarili bilang cabinet member at binigyan niya ng kapangyarihan ng sarili niya na makapag-appoint ng senior deputy chief of staff, parang military, no, ha, ginaya niya yung concept ng Armed Forces of the Philippines. Wala yun eh. Since time immemorial, wala yun hanggang sa mabuwag na yung office na yan eh, mga kaibigan eh. Yan titulong yan, simula nung mabuwag yan, walang ganyan na may deputy, may under, deputy, ha, yung isa senior, dalawa, at pwede siyang makapag-appoint ng hanggang kung ilang taong gusto niya. Mga kaibigan, oo. Di natin nabasa kanina, ituloy eh. Ha, ituloy natin yung pagbasa ron sa kwan, sa ating kinuhang artikulo, mga kaibigon, kaibigan. Ho? Ang sabi ho, ibig sabihin, bilang chief of staff, magkakaroon si Rodriguez ng isang senior deputy chief of staff na may ranggong kagaya niya, secretary. Oh, sekwatari siguro. Ano po? Kakaiba ito dahil ngayon lang nangyari sa isang departamento na magka-level ang hepe at saka deputy. Huh. Sa militar man ganun eh. Mga kaibigan, di ba merong chief of staff ng armed forces, pagkatapos merong deputy chief of staff. Meron pa nga ano, the deputy chief of staff. Tapos deputy chief of staff, meron pang deputy chief of staff for operation, for ganito, for ganon. Yun ang ginaya niya. But military position ba yan, mga kaibigan? Oh. Ngayon, kakaiba ito dahil nga ngayon lang yan. Wala namang ganyan eh. Lintik mag-imbento ito si Vic Rodriguez, ano? Kung pantay ang kapangyarihan ni Rodriguez sa kanyang magiging senior deputy, kaninong desisyon ang mananaig kapag magkaiba sila ng pasya sa isang usapin na irerekomenda sa Pangulo? Hindi naman nagre-rekomenda yung chief of staff eh, mga kaibigan eh. Wala siyang kapangyarihan alinsunod sa paliwanag, legal opinion ni Juan Ponce Enrile na legal counsel, presidential legal counsel. O walang ganon, mga kaibigan. Ha? Wala siyang kapangyarihang mag-recommend. Wala nun. Ang trabaho niya lang, gumawa ng itinerary, parang itinerary ng presidente, ng schedule. Ha? O yusin mo yung mga papeles dyan. Para kang ano ron, janitor lang. Yun ang ano, pinaganda lang ang tawag, mga kaibigan. Oh. Kumbaga anya, isang misyon binigyan ng kabady ni Marcos si Junior. Hindi pa naman sigurado ito, mga kaibigan. At hindi naman nangyari pa yan eh. Hindi pa naman sinasabi ni Bongbong Marcos na tinatanggap na niya yung rekomendasyon sa kanyang yan ni Vic Rodriguez para sa sarili niya. Wala pa naman ganun, kaya ito ang aabangan natin eh. Kasi nga, ang impression ngayon is lahat ng ginagawa ni Rodriguez merong bas-bas ni Bongbong Marcos. Pero hindi natin pwedeng makumpirma yun. Kaya kailangan si Bongbong Marcos mismo magsalita ka. Hindi ba? Oh, hindi pwede yan kasi nako-compromise ang public office. Alam ninyo, hindi natin maintindihan anong dahilan. Bakit hindi na lang sibakin kung sisibakin? Ba't ang dami pang seremonya? Ang daming pautot, mga kaibigan. Pwede naman sibakin yan. Ha? Lalo na kino-compromise niya ang Office of the President and the President himself,
mga kaibigan. At ang nako-compromise ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Walang ano yan, walang katapat na konsiderasyon yan. Kaya kayo pumasok sa gobyerno, iyan ang dapat ninyong tandaan. Di ba? Hindi pwedeng, kasi iba sinasabi, baka nahihiya siya na ipahiya yung kanyang mga tauhan. Lalo na kasama niya nung kampanya. Abay, eh, sarilinin mo yun. Para sa iyo lang yun. Di ba? Kung hindi kasama yung public office, pwede yun. Yung nahihiya ka. Eh, presidente ka eh. Di ba? I-exercise mo kung ano ang makakabuti sa bansa at sa mamamayan nang hindi mapipinsala ang iyong ang tungkuling hinahawakan mo at yung mismong pwesto ng Office of the President. Ang magsasuffer dyan, unang-una, ikaw. Ikaw na presidente. Bakit? Hihina ka eh. O sino pa ngayon ang pagbubulong-bulungan ka na ng mga kwan dyan, ng ibang opisyal sa gobyerno, lalo na yung hindi pabor sa'yo at may pinapaborang vice president. Di ba? O, paano yung mga konektado kay Duterte? Igagalang ka pa ba niyan? Ha? Hihina ang iyong presidency at mahahawa ang marami dyan. Madidismaya pati yung bumoto sa'yo. O, yung nagpapanggap na bumoto sa'yo, eh marami dyan, nagpapanggap lang eh. Hindi naman nila kayang patunayan na binoto nila si Marcos eh. Bakit? Nakatingin ba si Marcos nung ibinoto nyo siya? O ano ebidensya nyo? Wala! O mga kaibigan, di ba? Ngayon, may nagsasabi nga na baka nahihiya o mga kaibigan, baka may nalalaman din siya sa mga pinagagawa ni Vic Rodriguez. O hindi ho ba? Yun ang public perception. O yun ang iniisip ng publiko. O bakit hindi sibakin? Di ba? Sibakin na lang. Kasi yun ang powers niya. Ha? May mandato siya si Bongbong Marcos eh. Bilang presidente, nagawin niya yun. Makasasama yan, hindi lang sa taong bayan, sa sarili mo. Hindi ba? At dun sa pwestong inuukupahan mo, nabababoy ang Malacanang. Dahil sa hindi mo pagdidesisyon o pagpapasya. Ha? O, hindi siya makapagpasya. Eh kasi ang sabi ng iba, baka raw itong mga itinalagan niyang ito, utos ni Bongbong Marcos ito para magkaroon ng bantay sa paligid niya upang hindi na siya makakilos, malabo yun. Kasi siya nag-appoint si Vic Rodriguez . Sana kung presidente ang nag-a-appoint. At saka para magawa mo yung mga posisyon na yan, nangangailangan niya ng legal opinion. Kung yan ay walang pipinsalain, ha? Hindi pwedeng basta ka gumagawa ng lilikha ng posisyon. Kailangan pinag-aaralan yan. Nang katulad ni Enrile, yan ang trabaho naman ni Enrile. Di ba? Nagbigay ng rekomendasyon si Enrile. Wala yan . Lahat ng sinasabi niya, wala yan . Siya lang gumawa niyan . Mga kaibigan, yun ang gist nung ginawa ni Enrile. Ngayon, sinasabi ni ba, ako hindi naniniwala. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya dapat, sa pag-uwi ni Marcos, matapos na yung issue na yan. Unang-una, laki na ng pinsalang ginawa niyan.
Sipin mo, daming na-appoint na sindikato sa gobyerno. Mga walang hiya, sangkot sa smuggling, sangkot sa anomalya, ha? Sangkot sa droga. Abay, pina-appoint, pinirmahan ni Vic Rodriguez at ipinuwesto kung saan-saan. May sangkot sa extortion. Oh, mga kaibigan, documented yan, ha? Public records yan, ha? Yung mga kinasasangkutan ng mga taong yan. Oh, eh, pagkatapos, eh, maiiwan yung mga tao na yan, bibigyan mo siya ng kapangyarihan para proteksyonan niya kung sino yung mga naghatag sa kanya. Di ba? Yung bumili ng pwesto nila. Kaya malamang yan, eh. Dahil sa hindi na niya magagawa yung ma-exercise yung pag-abuso sa pagpirma, mga kaibigan, eh mga nganibang buhay niya doon sa mga nagbigay ng pera, eh. Tapos hindi naman na-appoint o kaya na-recall. Dapat iparecall lahat ang appointment. Tapos ay ipareview. Ano ba ito? Sino ba ito? Bakit i-appoint mo rito? Oh, ito ba hindi makakaperwisyo sa gobyerno? Ha? Hindi ba natin maiko-compromise sa appointment nito ang interest ng bansa, ng mamamayan? Ang gusto mangyari ni Vic Rodriguez, baguhin ang batas. Imbes na yung mga nasa gobyerno, yung mga opisyal ng gobyerno ay maglingkod sa gobyerno, ang gusto niya, yung gobyerno maglingkod sa kanya. Ganun lang kasimple yun. Eh kagabi po, wala tayo. Kasi po, dumalo tayo sa birthday ng ating kapatid at ng isang kaibigan, sabay na pinagdiwang. Kaya tayo hindi nakapagprograma kagabi. Oh? At hanggang ngayon, puyat tayo, mga kaibigan. Pero tayo po ay wala ng oras. Nakaligtas si Isko Yukot, ano po? May kwento na naman bago ito, eh. Hindi na natapos yung kwento nito, eh. Eh simple lang yan. Nasapak lang sa akwan, eh. Sa Paris, kung ano-ano pang kesyo-kesyo, palusot-lusot, magmagawa ng kwento, mga kaibigan, na hindi naman totoo. Kaya sa bandang uli, lalabas din ang totoo. Hingi, unti-unti na, papunta na sila rin sa totoo. Nagyayabang pa. Eh, pero bukas na natin yan, mga kaibigan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay,
bayan ko. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.